Lalo pang tumitindi ang sigalot sa pagitan ni Olympic pole vaulter EJ Obiena at ng Patafa. At kasama na nga dyan ang pamamagitan ng POC at maging ilang mga senador. Dahil dito, ano na ang mangyayari kay Obiena at sa Patafa? Hindi pa rin natatapos ang sigalot sa pagitan ng Patafa at ni Olympic pole vaulter EJ Obiena. Ito ay matapos hindi isinama ng Patafa ang pangalan ni Obiena para sa World Athletics Indoor Championship na nakatakda sa Belgrade ngayong Marso. Sa isang post ni Obiena sa kanyang Facebook page, inilahad niya na siya lamang ang tanging top pole vaulter na hindi makakalahok sa kompetisyon matapos siyang hindi iindorso ng Patafa. Ikinalungkot ito ni Obiena at sinabi pa niya na siya ay nasa prime physical at mental condition at umaasa na magiging unang homegrown Pinoy athlete na lalahok sa Worlds. Ngunit, ito ay malayong pangarap na lamang. Hindi rin napigilan ni Obiena na ilabas ang kanyang saloobin sa mga pangyayaring ito na maikukonsideran niya lamang na nasayang na pagkakataon. Kaugnay nito, gumawa na rin ng hakbang ang Senado matapos nitong i-cite for contempt ang Patafa at ang kanilang board of directors sa pangunguna ng presidente na si Philip Wico. Dahil ito sa mga hakbang na ginawa ng Patafa sa pagdala sa issue sa Court of Arbitration for Sport sa Switzerland, matapos udyukan ng Senado ang mediation sa nagbabangga ang partido sa pamamagitan ng Philippine Sports Commission. Maging ang Philippine Olympic Committee ay sinuspindi na ang Patafa sa loob ng 3 buwan ukol pa rin sa issue. Ani POC President Bumble Tolentino, hindi na ginagampanan ng Patafa ang kanilang tungkulin upang protektahan ang interes ng kanilang mga atleta at kitang-kita ito sa umunoy panggigipit ng Patafa sa karera ni Obiena. Sa galaw na ito, mawawalan ng boses ang Patafa sa paglilista ng mga atletang ipapadala ng bansa sa mga international competition tulad ng SEA Games at Asian Games at babagsak ang responsibilidad na ito sa kamay ng POC kung saan ay makakalahok na muli si Obiena upang iwagayway ang ating watawan. Pinasinungalingan naman ng Patafa ang mga bintang sa kanila at sinabi na hindi totoo na hindi nito inendorso si Obiena para makasali sa Worlds. Sa kanilang depensa, sumusunod lamang ang Patafa sa mga hakbang at hindi muna nito pinakikialaman ang sitwasyon ni Obiena hanggang matapos ang mediation na pinagigitnaan ng PSC. Maayos pa kaya ang problemang ito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit that like button at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ng spin.ph, subscribe na at i-click ang notification bell para maalerto pag meron kaming bagong upload. Salamat sa panonood!